matuto siyang lumispeto, gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO, galangin niya ang local. Ayun, di ba? Galit na galit si Mayor Bicusoto. Kasi nga naman, itong si Kapitan, kabago-bago mo pa lang at kauupo mo pa lang, kakapanalo mo pa lang bilang isang kapitan dyan sa Barangay de La Paz, abay, nagmarunong ka na. Tama yan na sinasabon-sabon ka ni Mayor Bicusoto. Wala kang kakampi ngayon. Government of Pasig. Ano, ni Kapitan, nandito tayo sa Barangay de La Paz. Ano? Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Akaw. Ganyan na kaagad yung ginagawa. Biro mo nagsabi sa TPMO natin. Sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate daw ang TPMO sa Barangay de La Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya. Kailangan daw mag-abiso sa kanya. Ang kapal naman na mukha niyan, first day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Ah. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ayaw. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng balas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo mga kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong ng Pasig. Magtanong po kayo kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganito, pakawalan si ganito, kahit isang beses. Tanungin niyo, isa-isahin niyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader, dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya? Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa? Sinugod pa kayo? Pinuntahan po kami ron. Basta kayo, sagot ko kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako, marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Dun sa mga nababalitaan ko, dun sa naririnig ko, mga abuse of authority, mga botante galing sa Rizal. Wala, hindi niyo. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, ay hindi ako papayag ng ganyan. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-Barangay de La Paz. Ayun, di ba? Tama yan si Mayor Bicusoto. Isa pang pinakagusto ng mga taga-Pasig kay Mayor. Dahil ito talaga lumalabas-labas ito. Nag-iikot-ikot talaga ito dyan sa Pasig. Lahat ng kasulok-sulukan dyan sa barangay na kinasasakupan ng Pasig, talagang inaalam niya ang mga problema dyan. Kung dapat ayusin, inaayos niya. Ginagawa niya na agad ng solusyon, hindi niya na agad pinapatagal. Dapat ganyan lahat ng mga mayor ng Metro Manila, hindi lang dapat sa mga buong Metro Manila, sa buong Pilipinas, dapat ganyan yung umiikot-ikot at lumalabas ka ng opisina mo para alamin ang problema ng kinasasakupan mo. Panoorin natin ito. Ito ano, mga kaibigan, at napansin na nga ni Mayor Bicusoto itong dalawang poste na magkatabi dito, ayan, ay nakatagilid na nga, no? Sigurado yun na problema niya na isasayos
dahil nandito naman ng representative ng Meralco, nakita natin kanina sa kausap ni Mayor Bicosoto yun ang mga taga rito ngayon para alamin talaga at personal na makita yun mga problema dito sa Barangay Bangbang, particular dito sa Ihasinto Street. Hindi walang permit sa ano sa poste ng Meralco. Yung request to attach. Request to attach yun, ano? Yes, RTA. So, ang nangyayari minsan, pag hindi nakapag-comply yung telco, napuputol yung mga linya ng subscriber. Pero sa akin, okay na yun. Konting tiis, ilang buwan lang naman yun, magko-comply din yung mga telco. Kabit sila ulit. Kesa forever na ganyan. Diba? Habang buhay na yan ganyan, pag hindi natin inayos. Dito medyo okay-okay pa nga eh. Pero sa may barangay, diba talagang hindi na maganda eh. So, sabi ko sa Meralco, tuloy yung space na. Pabiso lang, oo. Pero ano talaga, baga, now or never eh. Sabihin natin, hindi kasi makaputol yung mga, wala eh, forever na ganyan. Konting tiis. Pag naputol naman, siyempre may mga magreklamo. Nakakaawa din naman kasi nagputulan, nagbabayad. Pero mapupwersa ngayon yung telco na umayos. O, pag napwersa sila umayos, nag-attach sila na may permit na, okay na. Tapos na. Yung ano na rin, yung pag kinabit yun na maayos, ano na rin, forever na rin yun. At least 10-20 years, di mo naisipin. So, yun mga kable ng pinag-uusapan nga nila, kung mapapansin nyo nga naman, talaga naman wala sa ayos yun na mga pagkakakabit nito mga kable na ito, no? Ayan pa sa banda dyan, halos sa abot na nga ng tao, mababa lang. Oh, ito yun na hinaing o dinudulog kay Mayor Bicosoto ng mga taga rito na maisaayos naman ng linya ng telecommunication dito. So, talagang namang problema rin sila at madalas nawawalan ng signal. Napuputol din yun na signal nila. At yun nga, yun hindi pala, wala palang permit yun mga ikinakabit na mga telecommunication company. Kumbaga walang permit na magkabit sa poste ng Meralco. So, lumalabas ng opisina at nag-iikot-ikot at inaalam ang mga problema na dapat ayusin. Tulad niya yung mga salabat na mga kable na yan. Yung halos matumba na yung poste dahil sa bigat ng mga posting na kalaylay na dyan na halos maabot mo na sa sobrang baba na. At ang una sa lahat dun, ang pangit tingnan. Ang tawag nga namin dyan, spaghetti. Dahil sa salabat, nakakasira ng view. Gustuhin mo mang magpa-picture kaya lang may pangit na view dahil nga dyan sa mga salasalabat na mga kable na yan. At una, pag yan dinaanan ng mga matataas, malalaking mga truck, at sumabit yan, nako, malaking problema yan, lalo na dyan sa mga nakatira na dyan. At posible matumba yung poste na yun. Kaya tama yan, Mayor Bicosoto, lumabas-labas ka. Galing mo dyan. Ayusin mo dapat ang dapat ayusin. At mga kanal-kanal, mga imbornal na yan, tama yan. Kung kailan tag-ulan, yung iba doon naman nagbubungkal. Dapat ngayon, inaayos na yan. Yung mainit, tag-tuyot, dapat yan ngayon inaayos. Hindi yun kailan tag-bagyo, tag-ulan, tag-baha. Doon pa lang naghuhukay-hukay. Nako, 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 nako. Husay. Diyan magpapasalamat na ako sa inyong lahat. Maraming 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 salamat po sa mga walang samang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please like and comment, share, subscribe na rin po Genius TV po. Ingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po.